Hello mga ka-road trip, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. So ito ngayon, magluluto tayo ng beef steak with Bagyo Pechay. So ito lang ang mayroon tayo ngayon, yung Bagyo Pechay, imbes na broccoli, wala tayong broccoli na nabili. So ito na, parang ganito lang din yung proseso naman. Ito, nilagyan ko na ng mga ingredients, andyan na po yung garlic powder, turmeric, nakita nyo yung dilaw na yan, at saka yung paminta natin na powderized. So, halo-haloin muna natin yan. Imamarinate natin to for 30 minutes lang siguro para maging ma-absorb niya yung ano, hinalo natin ng mga ingredients para mas masarap ang kalabasan ng ating beef steak. So, ito na po. Ayan, nilagyan ko na ng toyo. Konting-konti lang po yung nilagay natin. Tama lang para hindi naman po umalat. Nilagyan ko na rin po pala yan ng kalamansi. Ayan, nalagay na dyan. Hindi na nakita sa video natin yung paglagay natin. Then, dinagdagan ko ulit ng garlic powder. Ayan, medyo kulang kasi kaya dinagdagan natin. Ayan po. Then, lalagyan ko ng konting tubig. Konting-konti lang yan. Patak lang. So, then, haluin lang natin para humalo talaga sa beef steak natin yan. Ayan na. So, then, hinayaan lang natin yon for 30 minutes. Then, ito na. Tapos na yung pag-marinate. Then, mailuluto na natin. And dito na tayo. Nilagyan ko lang ng konting patak na coconut oil, yung kawali, para tama lang na panggisa sa mga ingredients na itong bawang at saka sibuyas. Yan, gisa muna natin. Siya nga pala, own version ko lang to ng pagluluto. Kaya naman, ito talaga yung pinaka-proseso na gagawin natin. Yan na, haluin natin. Mabilis lang to mga ka-road trip. Ayan. Antay-antayin lang natin ng konti. Yan na. Ito na, mabilis. O, ayan na. Ilalagay na natin yung minarinate natin kanina. Ito na po. Haluin na natin yan hanggang maluto, hanggang lumambot. Nakatulong rin yung pag-marinate na yan para mas mabilis maluto yung beef steak natin. Alam naman natin ang beef, medyo matagal kung lutuin. Kaya para mas mabilis makain, mas madali, mas malambot, lutuin natin ang gusto. Ayan po. Ayan na yung mga minarinate natin kanina, yung parang nakikita nyo na naging sabaw niya, na naging konting sabaw. Ayan na po yun. Kaya pag nilasaan nyo yan, may lasa na talaga at may timplado na. Then ilalagay ko na po, luto na po yung pinaka beef. Ilalagay na natin yung Bagyo Pechay. Ito na yung Bagyo Pechay natin. So ibig sabihin, pag nilagay na yan, mabilis na lang maluto. Konting halo na lang yan. Luto na at pwede na nating umpisaan na kumain kasi nagugutom na rin tayo. Yan, haluin muna natin yan. Maliit yata yung nagamit natin na kawali. So, kaya talagang punong-puno, kaya dandahan ang paghalo natin para hindi matapon. Ito nga pala sa mga nanood sa mga videos natin na sa pagluluto natin nung nakaraan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa lahat ng mga videos natin at sa mga nanonood ngayon sa pagluluto natin. So ayan, lalo na sa mga silent viewers, hindi ko na kayo mababanggit, at sa mga kapwa natin vloggers, magpapasalamat po ako sa patuloy na pagsuporta. So ito na po, luto na to. Ayan, haluin lang natin ng konti. O, ayan na. Then, lalagyan natin ng siling labuyo para maging spicy naman siya. Mahilig naman tayo lahat ng spicy. Pero hindi na natin hiwa-hiwain yan para hindi naman masyado manghang. Kasi may mga kakain rin ng mga bata. Mga bata kasi, ok naman sa kanila ang spicy, wag lang yung masyado. Tama lang. So, ito na. Halina kayo, tapos na. Kain na tayo.
Ayan na. Medyo marami-rami rin tayong naluto. So, hanggang sa ulitin. Thank you.